Bago ako umalis, dinobolche ko nga muna yung mga parts na in-order ko. Umorder ako ng ignition seat key, kasama na yung tank lid, at syempre, merong kasama yung susi na dalawa, preserba yung isa. Ito naman, ito yung sa lock ng upuan. At ito naman, ito yung sa susian para mapaandar natin yung motor natin at malock natin. Itong dalawang parts ay handlebar at saka pot peg. Pagkarating ng bahay ay sinimulan ko na agad baklasin ang aking motor para ikabit ang mga bagong parts na in-order natin. Dahil nga wala pang power ang aking motor, binaklas ko muna yung side fairings, tinanggal yung battery, tiningnan yung mga fuse kung alin yung may putol. June 12, 2024, galing school, gabi na nang makauwi ng bahay. Nakaugalian ko na talaga na i-check yung aking motor bago ako pumasok sa loob ng bahay. Laking gulat ko, yung motor ko wala dun sa pinagparkingan ko. Kaya napakaripas ako ng takbo tungo sa pinagparkingan ng aking motor. Handang unahan, dun ko nakita ang aking motor na nakasandal sa pader. Ibig sabihin, merong nakialam sa aking motor. Bigla akong nagulat sa aking nadiskubre. Grabe, nakakapanglumo. Hindi ko sukat akalain na mangyayari pala to sa akin dito sa Australia. Nadiskubre ko na yung susiyan niya, sinira, pinotol yung wire, at yung manibela, baluktot, tinangka na palang nakawin ang aking motor. Grabe talaga. Thankful pa rin ako kasi hindi siya nanakaw. Fast forward tayo. Dahil nga busy ako, hindi ko masikaso ang aking motor. Isang buwan ang lumipas bago ako makapunta sa dealer para makapag-order ng panibagong parts ng aking motor. Almost isang buwan din simula nung in-order ko ang parts ng aking motor. August 8, 2024. Mag-alas 2 ng hapon na makatanggap ako ng text message sa hindi kilalang number. Pinasa ko, bigla akong napalundag sa tuwa sabay sabing, yes, finally. Dumating na rin ang mga parts na in-order ko. Dali-dali kong pinuntahan. Mahigit 2 buwan din talagang stuck ang aking motor. Hindi ko talaga siya napandar kasi nga mayroong sumabog yata na fuse sa aking motor. So hindi ko na talaga masikaso siya. I will pick up my order. Bago ako umalis, dinobolche ko nga muna yung mga parts na in-order ko. Umorder ako ng ignition seat key, kasama na yung tank lid, at syempre, merong kasama yung susi na dalawa, preserba yung isa. Ito naman, ito yung sa lock ng upuan. At ito naman, ito yung sa susian para mapaandar natin yung motor natin at malock natin. Itong dalawang parts ay handlebar at saka pot peg. Pagkarating ng bahay ay sinimulan ko na agad baklasin ang aking motor para ikabit ang mga bagong parts na in-order natin. So tinanggal ko muna yung box. Next nating tinanggal ay ang bracket para ma-access natin yung sa may susian ng upuan. Sunod na tinanggal natin ay side fairings. Madali lang naman siya tanggalin kasi tornilyo lang tapos mga clip. Palitan ko guys. Ayan siya. Susian. Natanggalin natin yan. Papalitan natin ng bago. Dito, susungkitin mo lang yung pin para matanggal mo yung sa may susian. Pagkatapos, i-disconnect mo lang yung cable para matanggal na yung papalitan mo. Ilagay mo yung bagong parts, ikabit mo yung cable, ibalik mo yung pin. At ito na siya, nakabit na natin yung panibagong susian. Guys, bali na, palitan na natin ng bago. Next natin gagawin ay papalitan ko tong pot peg. Sumimplang kasi ako, tapos naputol, ayan. So, ginawan ko na lang ng paraan para mayroon akong maapakan. So, papalitan natin yan. Bago na, wala nang putol. So, simulan na natin baklasin. Una mong tatanggalin ay yung spring ng side stand. So, sungkutin mo lang yan ng Phillips screw or flat screw. Madali lang matanggal. Tapos, tanggalin mo yung tornilyo para matanggal mo yung side stand. Sunod natin tinanggal ay yung apat na tornilyo ng foot peg. Ayan, dudukutin mo lang sa ilalim. Tanggal na yan. So, ayan, natanggal na natin yung foot peg. Grabe yung damage. Sunod kong tatanggalin ay yung dalawang rubber. Ibinabad ko muna siya sa oil para mabilis siya mahugot. Habang nagpapalambot, kinabit ko muna yung panibagong pot peg. Naikabit na natin. Side stand na lang. Tapos yung rubber. Diba? Saglit lang. Hugot. Ayan, naikabit na natin. All goods na yan. Tapos yung kabila. All goods na rin. Many hours later. Sunod nating papalitan ay ang susian at saka yung handlebar. Inabutan na ako ng gabi, nalubad na rin yung camera ko kaya nag-charge muna ako. Hindi ko na nabidyohan ang pagtanggal ng headlight. So ngayon binabaklas ko na yung susian ng luma at ito na siya. So ngayon, kakabit na natin ang panibagong susian. Gagamitan lang natin ang Phillips screw, 2 tornilyo lang siya para may kabit mo. Higpitan mo ng maigi para hindi bumitaw. Remember
Pagkatapos na natin may kabit ang headlight, next natin gagawin ay palitan ang handlebar. Nobody's there for me. At finally, natapos na rin natin may kabit ang handlebar. Ayan, sinakyan ko na nga at tinesting kung balancing. Dahil nga wala pang power ang aking motor, binaklas ko muna yung side fairings, tinanggal yung battery, tiningnan yung mga fuse kung alin yung may putol. Itatapat mo lang yung fuse sa maliwanag, masisilip mo na kung putol ba o hindi. So nakita ko na nga na putol yung isang fuse. Dahil nga brand new natin na nabili to, syempre meron tong reserva. Ayan, kinabit ko na yung battery at ito na ang moment of truth. After 2 months na pagkakahimlay, finally, magagamit na rin natin ang ating motor. Nobody's there for me. I am.